Magandang hapon mga kabayan. Welcome po sa ating latest update rito po sa Manila Cavite Toll Expressway Project Segment 2 and 3 C5 South Link Expressway Project mga kabayan. At may haba po itong 7.70 kilometers mga kabayan. Mayroon po itong 6 na lane divided 2x3 expressway stretching from R1 expressway to SLEX C5. Ayan, latest update tayo mga kabayan. Ito na po yung alignment. Papunta na po tayo dyan sa mismong Merbel subdivision sa bandang kaliwa. Segment 3A to A Rodriguez to Merbel. Segment 3B Soka to A Rodriguez. Shoutout po sa lahat ng ating mga kabayan dyan dito sa Paranaque City. Hello, 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 hello sa JPEG Printing Press dyan sa Sukat, Paranaque mga kabayan. Reduced travel time from R1 Expressway to SLEX C5 from 40 minutes to 10 minutes na lang. Wow, sana all. Grabe ito mga kabayan, kapag ito'y matapos. Ito na po, open na po itong bandang kaliwa mga kabayan. Matagal na pong bukas yan. So ngayon, balikan natin ito. Itong mismoong alignment. Puntahan natin doon sa mismoong pinakadulo nitong nabuksan. Para makita naman ninyo yung mismoong latest update. No? Kasi minsan ito mga kabayan ay medyo nahinto ito. Ngayon lamang po ito nag-resume ulit ng pagtrabaho. Hindi po natin alam kung ano ang kadahilanan kung bakit po ito ay medyo nahinto sandali. Baka po ito ay sa right of way, no? Dahil mayroon pong mga kabahayan dyan sa unahan. Kaya kaubayan natin na nakatira dyan sa tabi ng airport ay matamaan po nitong C5 South Link Expressway. Ayan, dito sa bandang kanan natin mga kabayan, ito po yung airport na po, no? At itong bandang kaliwa, ayan na po yung Merbel subdivision na malaking subdivision po yan mga kabayan. Ayan po, ito yung alignment natin ngayon, no? Itong C5 South Link Expressway mga kabayan, pinupunduhan po ito ng 12.645 billion pesos. Wow, sana all. Grabe. Ito ay malaking tulong po ito sa pag-decongest city traffic ng Paranaque, no? At Makati, Taguig, ayan, Las Piñas. Dahil itong C5 South Link Expressway mga kabayan, mula C5 dadaanan niya itong South Luzon Expressway at mismong Cavitex. Doon na po ito tagusan sa may Cavitex mga kabayan. Sana all. Ayan po yung alignment dyan. At doon tayo sa unahan. Ito yung pinakadulo rito. Bandang kanan ay ano na po, dyan na po nabuksan na po yan mga kabayan. Ito bandang kanan dyan sa unahan ay matagal na pong bukas yan. Ang ating i-update dyan yung lampas nitong Merbel going to Cavitex, no? Ayan na po mga bayan, Coastal Road, no? Itong may mga barrier dito, hanggang dito lang muna yung bukas. Ayan po, ayan po yung mga sasakyan na pumasok dyan. Pabalik po yan ng C5. At ngayon, ayan po yung mainstream media sa ating harapan. At ngayon yan dyan sa mismong unahan, papunta dun sa may Dr. E. Santos, so SM Sokat Paranaque ang ating hotspot dyan, ang ating i-update. Dahil nakita natin ng nakaraang araw ay mayroon na rin pong mga nagtrabaho dyan, no? Mga Chinese pa, hindi ba? Andito tayo sa ano mga bayan. Ito yung alignment dito mga bayan, yung sa dinaanan natin.
Ang tanong dyan, saan nila ilagay yung mga poste dyan, no? Kung elevated na po dito sa banda, sa area na to. Ayan po yung mainstream media. Itong sa gilid natin, mga kabayan, yan po ay airport na po. Yan na po yung runway ng Manila International Airport. At dito sa unahan, mga kabayan, dito na po yung Kalbaryo dito sa airang ito. Dahil dyan sa unahan, mayroon po mga squatter dyan, no? Yan po ang mismong siguro natagalan ang pag trabaho nito dahil sa hindi pa magiba-giba yung mga kabahayan dyan sa unahan. At dyan sa unahan ay masikip po, makipot po na area dyan. At ayan po, mga kabayan, masisilayan po natin yung mga bahay dyan sa gilid mismo ng runway ng Manila International Airport. Ay sila na po mismo ang nag self demolish, no? Inuunti-unti na po nilang dinimolish yung kanila mga tahanan dyan, mga kabayan. Ayan po sa bandang kanan, dinimolish na po yan kasi dyan po dadaan yung C5 South Link Expressway. Hindi naman ito mahabang expressway, mga kabayan. Ayan po, wala na po yung iba dyan, may backward na. Dahil yan po, dyan po matatamaan po sila talaga sa gagawing South Link Expressway. Ayan po yung iba, hindi pa rin sila nagkusang umalis or dinimolish yung kanilang mga bahay dyan. And kaya dito araw-araw po, mga bayan, o umaga, hapon, tanghali, traffic dito inaabot, mga bayan. Ayan po yung kabilang side. Ito po sa bandang kanan natin, hindi pa rin nila mag-iba-giba yung kanilang mga tahanan. Dito sa area po ay masikip po talaga siya, no? Ayan, bandang kaliwa ay ginigiba na rin po yung mga tahanan doon. Ayan po, mga bayan, singit-singit lang po tayo. Ganito po ang street vlogger, no? Ina-update natin yung mga Bell program ng gobyerno. Bell Bittermore. Ayan na po, Bittermore kaya. Paano ma-Bittermore itong kalye dito? Napaka-ibinaha na kahit walang ulan. Malalim pati, mga kabayan. Nagsilitawan po yung mga basura dyan, no? Dumi ng mga tao. Oh my God. Ayan po, yung pader ng airport po yan, bandang kanan natin. Ayan po, lubak-lubak, rough road. Samantalang may mga kalye na makinis naman, pero sinisira nila. Dito sa area na to, ang lalalim ng lubak-lubak. Hindi mo lang, baka naman maksyonan ito ng lokal ng pamalaan ng Paranaque. Ayan po, malalim po na area ito, mga bayan. Tanggal ng siminto, puro lupa na dahil po ang dumadaan dito mga heavy equipment na mga truck, mga bayan, mga nagsisalikihan mga container van dito sa area nito. Kaya ayan ang resulta.
Ayan na po mga kabayan, yung bandang kanan natin. Ipakita ko po sa inyo yung mismong alignment nitong C5 Southlink Expressway. Yan po sa bandang kanan, no? Yan kabundok na yan. Dyan po tatawid yung C5 Southlink Expressway mga kabayan. Tatawid sa kabilang side. Dito po. At yung alignment na yan, tatagos na yan doon sa mismong Dr. E. Santos Avenue. Sa may barangay San Dionisio. Paranaque. Tapat ng sukat SM Sukat Paranaque mga kabayan. Ayan po, mataas na po yan, no? Hindi na yan kayang abutin kahit anong baha mga kabayan, sobrang taas. Mga 7 feet ng height or 9 ang taas niyan sa tambak ng lupa din mga kabayan. Diyan na po, oh. Kita niyo naman yan mga kabayan. Ngayon lang po ito nag-proceed uli ang pagtrabaho nito, no? Nantala po ito ng ilang buwan. Pero at least, tuloy-tuloy na ngayon ang trabaho. Ayan po, may mga bako na dyan, mga heavy equipment, no? Hindi lang po natin masyadong ma-clear yung kuha mga kabayan dahil sobrang layo po natin. Hindi po tayo pwedeng tumawid dyan dahil baka malalim yung tubig. Ayan po yung alignment mga kabayan, no? Napakataas at tuloy-tuloy na rin po yung trabaho. Sa wakas. At sa bandang kaliwa natin mga kabayan, ayan na po yung SM Paranaque. Ayan. Ito na po mga kabayan. Ayan po, bandang kaliwa, SM Paranaque na po yan. Ayan, dito sa taas natin mga bayan, dito po, dito sa taas natin, dito po tatawid yung mismong C5 Southlink Expressway. Ayan po ang connection, ang alignment. Dito sa taas ng sasakyan na ito. Mayroong poste dyan sa unahan mga bayan, ipakikita ko po sa inyo. Yung may portal beam na nakaharang dyan sa mismong kahabaan ng Dr. E. Santos Paranaque. Ayan po mga kabayan, sa bandang kaliwa po. Andyan na po yung poste. Ayan po yung mga crane dyan. Tapos dito tayo sa likod ng barangay hall na ito. Ito po yung barangay hall ng Barangay San Dionisio. Ayan na po yung mga portal beam sa harapan natin. Yan, tatawid po dito sa Dr. E. Santos Avenue mga kabayan. Ang C5 Southlink Expressway. Ayan po ang SM Sukat. Masisilayan po natin. Ayan po yung poste. Diyan mismo sa tinayo nila sa pinakagitna ng Dr. E. Santos Avenue. Kabayan, ito na po yung mismong alignment. Atin pong sundan itong alignment nitong C5 Southlink Expressway. Yung bandang kaliwa mga bayan, ayan na po yung SM kaganina, yung pinakita ko. Itong bandang kanan, ito na po yung papuntang Cavitex Coastal Road na kung saan itong alignment itong C5 Southlink Expressway. Doon po ito tatagos sa mismong malapit sa toll gate ng Coastal Road mga bayan. At ito na po yung alignment, oh. Yan, masisilayan po natin mga bayan yung mga dambuhalang mga poste dyan, mga columns at portal beam, no? Ayan na po yung SM Sukat, yun, nakita natin. Balikan na lang po natin mga bayan ito sa kabilang side, mag U-turn lang tayo para itong kulay blue, ito na po yung mismong bakod ng expressway, no? Dito po dadaan sa mga kabahayan rito sa mismong Sukat Paranaque, no? Barangay San Dionisio. Ayan po, ikot lang po muna tayo mga bayan para makita ninyo yung kabilang side. Bawal po tayo huminto, no? Ayan, dito sa bandang kaliwa, ayan na po yung mga poste na dyan sa unahan, ayan na po yung mismong Coastal Road Cavitex. Sa bandang kaliwa, itong kaharap sa ating camera, no?
ibaling natin yung ating camera sa bandang kanan. Ayan na po yung portion ng SM Sukat. Na andyan na rin po yun, mga kabayan, yung station dyan sa Dr. E. Santos Station sa LRT 1 Cavite Extension. Dyan lang po, katabi ng mga dambuhalang column dyan, no? At mga portal beam dyan sa bandang kanan. Naharangan lamang nitong mga crane na malalaki dyan, mga bayan. Ito na yung alignment ng C5 Southlink Expressway. Malapit na po sila dyan sa unahan na lang po, mga bayan, no? Mga isang kilometro na lang. Ayan na po yung C5, ang mismong Cavitex, yung pinaka dulo nitong C5 Southlink Expressway. Ayan po, mga bayan, no? Ayan. Ito yung alignment, mga bayan. At tuloy-tuloy na rin po ang kanilang pagtrabaho sa ngayon. Minsan naantala po ito ng ilang buwan. At least ngayon ay tuloy-tuloy na. Abangan po ninyo yung ating update para ito sa area ito, mga bayan, no? Sa C5 Southlink Expressway. Paki-like na rin, subscribe na rin sa ating YouTube channel, Porkay Studio po. Paki-hit na rin yung notification bell, yung all, upang lagi po tayong updated pag may mga bago tayong videos. Shoutout din po sa ating mga kababayan, mga vloggers dyan, mga OFW, mga Filipino migrant worker dyan, saan mang sulok ng mundo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Porkay Studio po, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Thank you so much po. Bye-bye!